Ang simbang gabi ay Tatak Pilipino, Tatak Pilipinong Katoliko. At nasabi ko na sa simula ng misa, ito po ay ginawa ng ating mga ninuno bilang pagpapasalamat sa dalawang biyaya na minsan ay hindi natin masyadong pinapansin. Salamat sa Diyos, ako'y Pilipino. Salamat sa Diyos, ako ay Katoliko. May simbang kami ngayon sa Singapore, sa Hong Kong, sa Italy. But it is all because Filipinos are there and our Filipinos, in the words of Pope Francis, have become smugglers of the faith. We have become smugglers of the Catholic faith in other pagan countries. So, if Simbang Gabi is truly Filipino, it means there are also signs that we are not true Filipinos. Nung tayo po ay nag-aaral, meron tayong test, true or false. At kapag true or false ang tanong, dalawa lang ang sagot. It's either true or false. Ngayong umaga, sa unang araw ng Simbang Gabi, ang tanong sa atin ay, sino yung Mesiyas? Kasi dahil naghihintay sila kung sino-sino ang naging akala nila. They thought John the Baptist was the Messiah. They thought this man was the Messiah. They thought this prophet was the Messiah. But they were mistaken. So if the question was true or false, John the Baptist answered false. If it is true or false, the Lord Jesus said true. So ano ang true at ano ang false? At pag nakilala natin kung sino si Jesus at katangian ni Jesus, ibig sabihin, makikilala na rin natin kung ano talaga dapat tayo. Una kong tanong, ang Diyos ay sinungaling. True or false? Sagot kayo. False. Kung ang Diyos ay hindi sinungaling, ibig sabihin, ang Diyos ay katotohanan. Kung ang Diyos ay katotohanan, ibig sabihin, yung Katoliko dapat katotohanan din. Kaya, hindi tanggap. If you are a Catholic, you cannot be a liar. If you are a Catholic, you cannot be an apostle of half-truths. If you are a Catholic, you cannot be an apostle of white lies. If you are a Catholic, you cannot be a troll. If you are a Catholic, you cannot be a fabricator of fake news. If you are a Catholic, you should not be a gossiper. If you are a Catholic, you should not destroy reputation by lies. Ibig sabihin, kahit nagsisimbang gabi ka, pero nang chichismis ka, hindi ka totoo. Ibig sabihin, kahit nagsisimba ka, pero nagsisinungaling ka sa asawa mo, hindi ka totoo. Ibig sabihin, active ka simbahan, youth leader ka, nagsisinungaling ka sa mama at papa mo, hindi ka rin totoo. Because God is never a liar, and therefore, the Christian Catholic must never be a liar. Hindi sinungaling ang Diyos, at hindi dapat sinungaling ang kahit sinong Katoliko. Pangalawang tanong, kuripot ang Diyos. True or false? False. Kung hindi kuripot ang Diyos, ibig sabihin, mapagbigay ang Diyos. Ibig sabihin, dapat ang Katoliko ay mapagbigay din. God is generous. True. Mapagbigay ang Diyos. True. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapagbigay, ang Diyos ay generous. Ibig sabihin din nun, walang kuripot na pupunta sa langit. Minsan pinagtatawanan natin ang pagiging kuripot. Minsan binibiro natin ang ating pagiging kuripot. But God has always been generous and God has never been stingy with you. And because God has been generous with you, as a Catholic, you must be generous. Ang ibig sabihin nito ay Katolikong mapagbigay. Bakit kailangan maging mapagbigay? Sapagkat ang tanda ng tunay na pagmamahal ay pagbibigay.
Sinasabi natin ito sa ating Credo of Stewardship, the best proof of loving is in giving. Giving is the best proof of loving. You cannot say, I love you and not give. You cannot say, I love you and not spend. You cannot say, I love you and not be extravagant. Because love is always extravagant. Love is always ready to give everything. Because love is generous. Kuripot ang Diyos, false. Sinungaling ang Diyos, false. Pangatlo, duwag ang Diyos. True or false? Naninindigan ang Diyos at namatay sa krus for love of you. And even if you're the only person in this world, Christ would still die on the cross for love of you. Ibig sabihin, matapang ang Diyos. True. Ibig sabihin, walang katolikong duwag. Ang katolikong duwag, fake. Ang kristyanong duwag, hindi naninindigan sa tama, fake. Marami tayong nakikitang mali. Marami tayong nakikitang hindi tama. Naririnig natin ang corruption. Naririnig natin ang nakawan. Naririnig natin ang pagbubulsa sa kabanang bayan. Naririnig natin ito. Nakikita natin at naranasan natin ang pagpatay ng EJK sa drug addicts. Kapag hindi ka nanindigan laban sa masama, ibig sabihin, konsintidor ka ng masama at hindi ka pupunta sa langit. Bawal ang kristyanong duwag, bawal ang kristyanong kuripot, bawal ang kristyanong sinungaling. Naghahanap ang mga tao, si Elias ba o hindi? Si Juan Bautista ba o hindi? Si Jesus ba o hindi? Pero tinitingnan nila tayo. At kapag ikaw, Katolikong Pilipino, ay duwag, ay kuripot, ay sinungaling, sasabihin ng lipunan sa atin, patay na ang Diyos. At pinatay natin siya sa ating pagsisinungaling, sa ating kawalan ng paninindigan at pagiging duwag. Pinatay natin siya sapagkat sarili lang ang binibigyan at namumuhay tayo sa pagiging kuripot. Mapagbigay ang Diyos, katotohanan ang Diyos, nagbigay ang Diyos ng kanyang buong sarili upang iligtas tayo. This is the proof that we belong to Him.